Pag-ibig. Bagaman ako'y nagsasalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel at walang pag-ibig, ako ay naging parang tanso na tumutunog o simbalo na umaalingongaw. At bagaman mayroon akong regalo ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng kaalaman, at bagaman nasa akin ang buong pananampalataya upang maalis ko ang mga bundok at walang pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. At kahit na ibigay ko ang lahat ng aking mga ari-arian upang pakainin ang mga dukha, at kahit na ibigay ko ang aking katawan upang sunugin at wala akong pag-ibig, wala akong pakinabang. Ang pag-ibig ay nagtitiis ng mahabang panahon at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamataas, hindi mayabang, hindi nag-aasal ng hindi karapat-dapat. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi madaling magalit, hindi nag-iisip ng masama, hindi nagagalak sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Tinitiis ang lahat ng bagay ay pinaniniwalaan, lahat ng bagay ay inaasahan, lahat ng bagay ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman, batapwat kung may mga hula, sila ay babagsak, kung mayroong mga wika, sila ay titigil. Kung mayroong kaalaman, ito ay maglalaho. Sapagkat nalalaman natin ng bahagya at nanguhula tayo ng bahagya, natapwat kung dumating na ang sakdal, kung magkagayon ay mawawala ang bahagyang. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako na parang bata, nakakaintindi akong parang bata, nag-iisip akong parang bata. Ngunit nang ako'y maging lalaki, inalis ko ang mga bagay na pambata. Sapagkat ngayon ay nakikita natin sa isang salamin na madilim, ngunit pagkatapos ay harapan. Ngayon alam ko sa bahagi, tatapwat kung magkagayoy malalaman ko gaya ng pagkakilala sa akin. At ngayon nananatili ang pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, ang tatlong ito. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. 1 Corinthians chapter 13. Magmasid kayo, manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magsitigil kayong gaya ng mga lalaki, magpakalakas kayo. Hayaan ang lahat ng iyong mga bagay na gawin ng may pag-ibig. 1 Corinthians chapter 16 verses 13 to 14. Mga bihis nga kayo bilang mga hinirang ng Diyos, banal at minamahal ng mga kaawaan, kagandahang loob, pagpapakumbaba ng pag-iisip, kaamuan, pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawad kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may alitan laban sa kanino man, kung paanong pinatawad kayo ni Kristo, ay gayon din naman ang gawin ninyo. At higit sa lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang bigkis ng kasakdalan at maghari sa inyong mga puso ang kapayapaan ng Diyos na do'y tinawag naman kayo sa isang katawan at magpasalamat kayo. Colossians chapter 3 verses 12 to 15. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Kami ay nararapat na magpasalamat sa Diyos palagi dahil sa inyo, mga kapatid. Ayon sa nararapat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay lumalagong lubha at ang pag-ibig ng bawat isa sa inyong lahat sa isa't isa ay sumasagana. Kaya't kami rin ay nagmamapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng pag-uusig at kapighatian na inyong tinitiis. 2 Thessalonians chapter 1 verses 2 to 4. Ngayon ang wakas ng utos ay pag-ibig na mula sa isang pusong malinis at sa isang mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi pakunwari. 1 Timothy chapter 1 verse 5. Sapagkat kami ngay nagsisigawa at nagtitiis ng kadustaan, sapagkat kami ay nagtitiwala sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo na sa mga nagsisisampalataya ng mga bagay na ito ay iuutos at ituro. Huwag hamakin ang sinuman ang iyong kabataan, datapwat maging halimbawa ka sa mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang sa ako'y pumarito, magsikap ka sa pagbabasa, sa pangangaral, sa pagtuturo.
1 Timothy chapter 4 verses 10 to 13. Natapat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi pati na rin sa kahoy at lupa, at ang iba ay sa parangalan at ang iba ay sa kahihiyan. Kung ang isang tao nga ay linisin ang kanyang sarili mula sa mga ito, siya ay magiging isang sisidlan sa karangalan, pinabanal at marapat sa paggamit ng Panginoon at handa sa bawat mabuting gawa. Tumakas din kayo sa mga pita ng kabataan, datapwat sundin ninyo ang katuwiran, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan na kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Ngunit ang mga hangal at walang pinag-aralan na mga tanong ay iwasan, nalalamang na sila ay gumagawa ng mga alitan. 2 Timothy chapter 2 verses 20 to 23. Natapwat ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakatino at mangagpuyat sa pananalangin. At higit sa lahat ay magkaroon kayo ng maalab na pag-ibig sa inyong sarili, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihan ng mga kasalanan. Gumamit ng mabuting pakikitungo sa isa't isa nang walang sama ng loob. 1 Peter chapter 4 verses 7 to 9. At bukod pa rito, ibigay ang buong sikap, idagdag sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kabutihang kaalaman, at sa kaalaman ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay pagtitiis, at sa pagtitiis ay kabanalan, at sa kabanalan ay kagandahang loob sa kapatid, at sa kabaitang kapatid na pag-ibig, sapagkat kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at sumasagana, ay ginagawa kayo na huwag kayong maging baog o hindi mabunga sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8.